eto mga kasubis, bali magpapatos tayo ngayon. Siguro sa circle lang muna first toss nila. Tapos na sila sa training box. Wag tayo mag... Meron akong nakilala, ang pangalan ay Dennis Palma. Sa oras ng pangangailangan, siya'y madaling malalapitan. Sa mundo ng kalapatiran, ang ibon niya'y maaasahan. Kaya ang tangi kong hiling sa'yo, boss bait, palagi kang mag-iingat at palaging good health. Eto mga kasubis, wala tayong ganong boses. Noong nakaraan, nagpakawala tayong 10. Nadisgrasyahan tayo. Noong unang araw, parang 5 lang ang bumalik. Tapos ngayon, bumalik na 3. Bali, wawalo pa lang. Ewan ko nasa ng iba. Kasi naglagay ng tolda doon sa baba. O mapapansin nyo na ilang. Nabugaw sila. Ngayon, eto. Kararating lang natin galing Maligaya. Nagpakawala tayo kanina. Tapos nagpakawala uli ngayon. Bago sila kumain, palubog ng araw. Kasi isang pakit ang boses, si Bayet. Gusto lang natin magparating pa rin ng yung konting antaw dito, sistema ni Bayet. Kahit hapon ha, papakawala tayo dahil magsisipag tayo. Dahil bukas magtotos na tayo. Malapit na lang muna, 20 to 30 kilometers lang. Ang tawag doon ay groupings. Abangan nyo po yun. Andali, papasukin ko muna yung mga ibong ko. What's up, showbiz? You know? Eto mga kasubis, bali magpapatos tayo ngayon. Siguro sa circle lang muna first toss nila. Tapos na sila sa training box. Wag tayo magmadali dahil lalo tayong mapapahamak na ito eh. O konti lang yung panlaban natin. Lagi naman tayong 20 plus lang. Ito lang magpanlaban natin. O konti, di ba? 5, tapos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ito po, 22 lang tayo mag-start. Tignan natin, meron dito mga pang-Holbert, hindi natin alam kung hahabol ba natin, eto na lang tayo. Papatos muna tayo kay Elmer. Teka, asikasin ko muna, lagay ko muna sa training box. Pasensya, malata ko eh, lagi tayo may bisita. Tapos, galing tayong Bohol sa bundok, inabot tayo ng ulan. Ulan init doon. Yun, no? So, maulang umaga mga kasubis, bali nagpatos tayo kahapon. First toss natin sa circle lang, kompleto naman tayo, awa ng Diyos. Nauna pa tayo, nauna pa yung ibon na bumalik sa tiktos. Ngayon pinaghiwalay na natin yung south natin dun sa north para hindi naghahalo-halo. Para kahit wala ako, pwedeng may patos natin, hindi magkakamali yung kukuha ng ibon. Ngayon pinakawala natin kahit maulan. Tapos papakiramdaman natin kung yung panahon dito magiging maayos. Pag magiging maayos, mamaya dadalhin natin ng preview dito, didiretso natin para second toss nila. Ito, umiikot sila. Ngayon may papaliwanag po ako sa inyo. Maganda na po yung ikot ng ibon natin, pero pagka po yung ibon natin, sinisimulan natin ito, magiging tamad na po ito, mapapansin nyo. Dito na lang yan, hindi nalalayo. Pero tignan natin kung ganun nga yung magiging sitwasyon. Tapos ayan ko, konti lang, 22 lang nilalaban natin ng north. Tignan natin kung hanggang sa maabot nito. Tapos tsagayin lang natin kasi isang buwan lang eh. Mamaya lalabas po tayo doon para mapakita natin kung ano po yung magiging, kung gaano tatagal ba po sila kasi natos na nga. Mamaya po, tignan po natin. Ito mga kasubis, yung itim natin oh. 5 araw na nandito sa bubong. Hindi siya marunong pumasok, di ko maintindihan kung pasaway o ano. Wala ito ng 3 araw, bumalik yung 4 araw na sa. Ngayon hanggang hindi pa rin pumapasok, gutom na to pero hindi pa rin pumapasok. Ito naman yung ating pinaiikot. Sabi ko nga po sa inyo, papakaramdam natin yung panahon, umapagtos tayo ng purview ngayon. Pusugan na natin mamaya pagka okay naman eh. Ayan, tapos para susunod, magtratrack na tayo, mga 2 karga pa, 2 tos pa, track na tayo. Mahirap po ngayon, hindi katulad po dati na pwedeng palit-late eh, hindi po pwede dahil 1 month lang yung training tapos derby agad, kaya dapat magsumikap po tayo, mag double effort po tayo. Sige po, mamaya po ulit. Ayun, lumipat nito si itim mo. Sana naman pupunta yan eh si itim mo. Kita nyo may bawa sa pakpak oh. Wala pang kain yan eh, hindi muna po natin puputulin. Tignan natin po sa pupunta si itim. Ayan. Kung papansin nyo konti po, ulitin ko, hindi po kasama ang south dito. Yung north team lang natin para hindi magulo. Ito yung south team natin. Oh.
sa susunod na muna itong mga South team natin. Tawag dito, pagpasaya sa inyo po ulit yung boses ko. Nakamakas po talaga. Sige po. Good morning mga kasubis. Boss pa rin tayo. Dito tayo sa flyer stop natin. Bali, 7:24. Yung ibo natin nandun sa Purview, nasa Maligaya. Bali, ginawa natin doon. Pinadala natin kahapon. Traffic. Sabi ko, huwag nang pakulan. Alakanin kasi second toss pa lang eh. Una circle, tapos, ayan na nga, Purview. Doon sa Maligaya. Sa ating Breeders' Loop. Abangan natin, 7:24. Tapos, hintayin natin. Sana magandang ilipad nila kasi second toss pa lang. Nagkabugbugan, doon natulog ulit sa training box yun. After nun, subukan natin mamaya itakbol sa Grotto or sa Bulacan para makahabol naman tayo kahit konti. Gusto po natin manalo. Pero yung alam niyo po, eto baliktad po tayo. Eto gusto rin po manalo ating kaibigan si Rayolop. Ayan kung makikita nyo. Nagpapalipad po. Ewan ko po kung kailan mag-training yung mga yan. Pero nung Sunday, parang nag-photo recording na. Ikot ko po para makita nyo po lahat. Ito po yung ipo natin dito. Ayan, maka-stack po yung mga south natin. Para priority natin yung north. Makita natin ang mamaya kung paratingan ako anong meron. Ang hirap magsalita. Masakasalita muna. Sige po. Ito mga kasubis. Bali, ibon ni paring Emil Romero, Rayolop po. Nakakita nyo siguro ito yung north team niya. Nagpapalakas ng north team. Hindi pa rin siguro sa nagtotos. Pero nagpapalakas siya dito sa loft. Samantalang tayo eh... konti lang kasi yung team natin na nagtos tayo malapit. Bali, parang 10 to 15 kilometers lang yung circle. Eh, yung loft niya, nandun. Nakikita niyo may dilaw. 10 to 15 kilometers lang yung circle. Tapos ngayon, nagpapato na tayong 25 to 30 kilometers doon sa Maligaya Purview. Sa ating Breeders' Loft, kahapon, kaya na sinabi ko kanina doon sa video natin, pinauwi natin doon para pabitawan natin. Ngayon, 7:24 binitawan. Inihintay pa natin. Ini-expect ko na mga isang oras yan. Ang ibon natin pag unang toss o pangalawang toss, medyo mabagal pa yan kasi yan eh. Ang tawag doon na groupings. Yung groupings na yun, umiikot sila matagal talaga within the vicinity nung pinagbitawan nyo. Tapos balis sila bago sila bebelo. Kumbasan parang nagre-ranging pa rin. Unlike pagka nakatatlo, apat na bitaw na, saglit na lang yun. In short, palawanan natin mas mabilis. Unang bitaw natin yung Purview, expected natin mga isang oras yan, hanggang dalawang oras. Pero pag nasa kondisyon, mga isang oras, pababa. Then, pagka mga nakailang bato na yun dyan, pababa na yung 30 minutes, aabot na lang ng 25 minutes hanggang sa maging 11 minutes ang pinakamaganda or 13 minutes. Pagsaray na sila, kasi taon-taon naman natin ginagawa yun eh. Pero ngayon, hindi tayo lagi doon. Ang gagawa natin paraan, makapato tayo kahit Pampanga. Magso-solo flight tayo, eh gusto rin naman talaga natin manalo. Trabahoy muna natin. Ibig sabihin, ngayon, gawin natin para doon sa ibon. Susunod pagdating karera, yung ibon gagawa para sa atin. Bali, ito, nagpapalinis tayo dito. Ito yung south natin. Checkin natin isa-isa yan. Kasi magkakaproblema yan dahil, huwag naman sana. Pagka natuto na tayo mag-training, o natuto na tayo magbitaw ng kung saan-saan, may makakatabi na tayo mga may sakit sa... tawag dito sa pepedi sa hangin na nakasabay nila o pepedi naman dito sa truck o basta ganun magkakaroon ng problema, hindi tatablan yung ibon natin kasi nasa kondisyon. In short, lalapit lang yung sakit, didikit lang yung sakit, may potential na dumikit yung sakit sa balaybo. Eto mga wala sa kondisyon kasi hindi na napapalipad, pepeding abutin to, kaya wag din natin pabayaan hindi sila pali pa rin. Sige po, mamaya po ulit para malaman natin kung dumating na o hindi. Yun o! Mga kasubis, nagkamali po tayo ng ang tansyan sa ating mga ibon. Masyado natin minaliit. Yung ibon natin, 7:24. Ngayon, 7:42 lang. Alos 20 minutes lang mahigit. Wow. Nandito na kagad, galing Maligaya. Kasi dati, mga batay nilalaban natin, ganun kababagal. Ngayon, itong ipon natin, siguro nasa kondisyon na rin talaga. Kaya nandito agad. Mamaya, ibig sabihin, minanilang nila to. Pag nagbiyahe tayo nito, isang oras, mahigit. Ngayon, parang 20 minutes lang nila kinuha. Papasok na kagad to. Medyo first time nilang Purview. Siguro mamaya, ulitin natin Purview. O kaya Grotto, Bulacan, o Pampanga. Depende, pakiramdam natin sa dumi nila. O yun doon sa
ano, nanginginom, oh. Nanginginom sa alulod. Nahihirapan po tayong magsalita. Huwag ka naman bababa doon. Ayun nga, bumaba na po. Pero, ayan. Ayun ang vitamina nila. Mayroong mga tao dito, ihinang daga o anuman. Patay tayo niya. Kung wala tayong maintenance, lagot ang ipo natin. Ngayon lang po yan. Hindi po ako natatakot dyan kasi pagdating during the race malayo, papasok po dito yan. Hindi po yung papasok. Ay, hindi po yung gagawa ng ganyan. Ito pa yung sa dumating. Ayun. Bibilangin po natin mamaya. Basta 22 yan. Ewan ko kung makukompleto natin kasi meron dyan may iwan. Dyan mo makikita yung may diferensya o yung mabagal talaga. Sige po. Gagawa natin parang para mawala yun. Dapat dalagyan na natin teddy bear yun dun eh. Kaso wala tayo mga teddy bear na malaki. Parang natatakot sila. Sige po. A few moments later. Ito mga kasubis, bali binilang na natin. Kompleto po sila. Within 2 minutes na kompleto po sila. Ito magandang sinyalis po to. Ng ibo natin na tinos natin eh hindi nahirapan. Natulog sila bali sa training box. Ayun importante dun. Dati unang training natin sa training box yun naman kasi may kasamang biyahe minsan maalaman natin yung ibo natin kaya minsan nahihilo rin yan sumusuka sa ano siyempre naninibago yan hindi sanay sa biyahe eto nasanay na sa biyahe susunod ulit biyahe uli natin mamaya mandadaya tayo kanya-kanya tayo ano eh pamamaraan pero hindi natin ilalayo ang ginagawa lang natin dito matuto lang sila ng ano ng groupings. Hindi naman, hindi pa nagsisimula ang karere. Huwag natin ilayo. Ang importante dito, pagpag lang. Makita mo lang yung sitwasyon ng ibon mo kung gaano sila kakondisyon na o daan-daan silang nagpipik o paano ba. Basta yung ibon natin hindi pa nagpipik. Yung ibon natin ay nasa tama pa lang. Kung basta pagganong pagtawag dito, basketball. Kaya naman tumapos nito pero siyempre daan-daan. Kahit hindi tayo manalo, basta uwi lang na uwi, okay lang yun. Kaya hindi tayo mahilig magpuling. Ito po. Kompleto na po tayo, mamaya na natin papasukin. Hayaan lang natin sila lumipad pa uli. Lilipad pa yan eh. Katulad nun, dumapo na yung kay parang Emilio. Mamaya pabubugaw uli niya. Aakit dyan yung lopman niya para bugawin. Kasi dati, binaya lang nila kasi ayaw nga nila masunog yung ibon nila. Ito naman yung kay Enchongo, wala na. Kanina nagpaparonda, hindi natin naisama sa video. Tapos ito po yung ating kapaligiran. Ayan, paiko to. Maganda po mag-abang dito. Dito po tayo sa bubong, oh. Sa fifth floor. Ayan, oh. Dandaanin po natin. Bali, yung kabila, pagbaba nun, ito yung mga pabrika ng bata, yung Halina, yung Prince Court, yung Queensland, baba niyan, papunta niyan, PHA na. Para malaman nyo, minsan makita nyo, ito po yung petro, no, sa baba, oh. Yung ikutan. Aww. Sayang, hindi natin makita, gawa ng puno. RCBC pala, tandaan, ito, malapit na sa building namin. Pag ikot nyo niyang PHA na kagad. Wow! Yung ipo natin, hindi napagod. Oh. Nakakita nyo, nandun pa sa may Lutheran Church. Gusto pa magsimba. Sige po, bababa po tayo. Ito na si Haring Araw, masama na nga boses natin. Maano pa yung ano, baka mag-nog-nog pa tayo. Sige po. Masama mga kasubis! Mga kasubis, bali meron nagtiwala sa atin, isang kaibigan na taga Pampanga. Si Richard Caparas, wow. Pinadalan tayo ng Basra Herbiotics and Basra Herbacure 10-in-1. Itong wow. Isa yung 15-in-1. Ito yung ating susubukan. Itignan natin kung makakatulong sa ating team or sa ating panlaban o ating ginagamit ng mga materyales. Pero ako yung nakakasigurado na bago naman nila inilabas ito sa produkto sa market, itong produkto nila ay talagang pinag-aralan mabuti. Parang tulad nyo po, lahat po tayo, suporta natin ng isa't isa po. Itong ibon na itong produktong to ay para sa ating ibon. Bakit di po natin subukan? Malay nyo po, o talagang napakahusay. Bakit hindi natin simulan subukan o gamitin? Ito po, tayo nagpapasalamat sa tiwala kay ating kaibigan Basra na si Richard Caparas sa paggamit ng kanyang libreng produkto. Susunod po, tayo magbabayad na. At hahabulin po natin siya pagka napakagandang gagawin nito sa ating loob. Maraming maraming salamat sa iyo, Richard Caparas. Naway, itong produktong to ay maraming matulungan. Sige po, hanggang dito na lang po.